Hi everyone! It's been a while. I mean, it's been a long time since nag-review tayo ng ano ng mga perfumes natin. So lately, I've been trying to record about my hair loss, about my hair journey, kung ano yung update sa hair ko. But today, I got the chance to like do. At yung talagang na-review ko siya, yung talagang nagamit ko, yung maikukwento ko siya talaga sa inyo ng kung ano talaga ang meron siya at kung anong naamoy ko dito. So recently, I have purchases from Victoria's Secret, yung fragrance, yung body mist nila. So matagal tayong hindi nakabili ng ano ng Victoria's Secret kasi medyo mahirap ang shipping dito. So hindi ka talaga makaka-order sa ano sa VS, sa outlet store mismo sa kanila dahil hindi sila nagsiship ng ano ng US territory, so medyo malayo kasi. So ang ginawa ko, umorder ako sa Amazon or sa eBay, or parang sa eBay ko nakuha itong dalawang to. Okay, so I have here the Victoria's Secret Bombshell Passion. Okay, I've been really trying to buy this one and I'm really looking forward to buy lahat ng Bombshell lines, yung nandun sa Bombshell lines na yon. At ito mo yung unang binili ko. And then the other one is Victoria's Secret Basic Instinct. So, nagulat talaga ako sa dalawang to kasi this is not the usual Victoria's Secret fragrance mist na maamoy mo or mabibili mo. Because very common sa mga fragrance mist ng Bath & Body Works or even with their perfumes na marami ang ano, tamis nila, matatamis, at saka parang candy yung pagka-sweet niya, more like fruity type of scent yung mga Bath & Body Works. I mean, although may floral scent, meron ganun, pero mas nangingibabaw pa rin talaga yung sweetness pagka sinabi mong VS. But this two, I was really surprised. So, abangan ninyo. Ang unahin ko ngayon, eto munang Bombshell, and then I'll be doing another like separate video for this one sa Basic Instinct. So, okay, just be patient at magagawan ko rin lahat yan. Okay? Okay, so ang unang nagustuhan ko dito kay ano, kay Bombshell. Pare-pareho sila ng ano eh, itong line na to, pare-pareho sila ng ano, ng packaging. Yung ano, yung bottle niya, very ano siya, vintage para sa akin kasi yung ano, vintage at the same time modern because yung color niya. So ganyan halos sila. Pero may Bombshell din yung mga nauna na pabilog, but mas gusto ko itong packaging ng mga to. Okay, so yung price nito nung nabili, ang ano nito, ang suggested retail price niya is $25. Ayan. Meron siyang barcode. Ayan guys. So ma-check mo yung authenticity ng mga pabango through barcode. So kayo na ang bahalag mag-check diyan. So $25 siya. Pero kung bibilhin mo talaga siya sa outlet store, mas mura pa to. Actually, nung tinignan ko siya sa outlet store, talagang hinayang na hinayang ako, pero I have no choice because they don't really ship here, so bumili na lang ako sa ano, sa eBay. So I got it for, yes, $25 plus shipping na yata yun, or for free na yan. So yes, yung packaging nito na talagang gustong gusto ko siya, and of course yung amoy niya. Hindi lang tayo after sa packaging, but of course dito sa scent niya. So, and it's according to Fragrantica, it's a floral fragrance. Okay, so this was launched in 2020. Tapos yung top notes niya is cassis, and then middle notes peony, and then base is rose. Okay, so ilalagay ko muna siya dyan kasi medyo nangangawit na ako. So yes, when I got this from the mailbox, I was really excited because of the packaging itself. It's very exciting. And then surprisingly, when I smelled it, it doesn't have fruity notes, which I think meron din naman ng konti, pero minimal lang talaga. It's very surprising and it's very new to me that a fragrance mist from Victoria's Secret, it's not that sweet. Because mostly of their scents, especially the body mist or fragrance mist, most of them are like very sweet, like synthetic kind of sweet, like candy-like sweet, ganun yung pagkatamis nila. But this one, it wasn't like that. It's not like that. Hindi siya ganun katamis, guys. It's a floral fragrance. I've been using this actually every day for a month now. Actually, yes, more than a month ko na siya since nabili ko. Pero hindi ko pa nagagawan. Although nakita nyo na yung shorts ko dyan, guys.
So ngayon lang ako nagka-chance talaga. But this one, really, I can recommend this to you if you are doing blind buy. From Blind Buy from Victoria's Secret. So, I would recommend this. Hindi kayo magsisisi. Kung mahilig kayo sa floral fragrance or floral type of scent. So, very safe ito. Hindi siya ganun kalakas. It rose dominated, but still, there is that sweetness that I can smell, but not that candy-like sweet. Tamang ano lang. Very good combination, just like the rose from Bath & Body Works. So, this one, I find this quite sexy, but in a delicate way. And it actually can be worn on a date night, you know. And I can wear this like any time of the day talaga. I would say yung longevity niya, pwede ko siyang i-rate ng 8 over 10. But as I always say, it always depends on your body chemistry, kung saan kayo nagwo-work. Syempre kung nasa may AC kayo, malamig na lugar kayo, mas ma-appreciate mo talaga yung amoy niya. But then pag medyo mainit, medyo madali lang mag-fade yung smell niya. Pero kung mag-spray ka talaga all over your body, including your clothes, ayan na, talagang magtatagal siya. So, overall, this one is Juicy Sweet Roses. Yun ang naaamoy ko. Sweet but not sugary, kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina. Yung parang walang synthetic na ano na sugar ang naaamoy ko. It's sugary, it's floral, it's green. May pagka-ano din siya, may pagka-fresh. It's really beautiful and feminine. It's really romantic, sexy, and innocent. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yung pagka-describe ko, but yes, it's romantic, sexy, and innocent. Pag samasamahin mo yun. Because I really don't know. First time ko talagang makaamoy ng ganito sa Victoria's Secret. Although I have tried some of their perfumes na talagang long-lasting din naman at very quality naman yung scent nila. But for a fragrance mist from Victoria's Secret, may ano siya. I can say na ito yung pag tatanungin mo ako ng top 10 ko na mga fragrance mist na perfume level, this would be on my this would be my number 1 on my list. So yes guys, Victoria's Secret Bombshell Passion, I would really recommend this if you are into floral fragrance type of scent. But if you are not, just like me, because I am more into gourmand scent, I would really recommend this to you to buy this as a blind buy. Kung pwede niyong itry, you will never regret buying it because it's not that sweet. Lalo na kung talagang hindi kayo fan ng mga Victoria's Secret na fragrance mist na talagang very sweet. And I'm really looking forward to buy the other scent from Bombshell, kasi meron pa silang Seduction, meron silang marami siya, pero eto muna na try ko. So I guess if I like this one, maybe I would love the others also. Okay, tignan natin. And then yung susunod ko sa inyo, yung Basic Instinct. So abangan nyo lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Medyo matagal tayo, pero babawi ako. So Victoria's Secret Bombshell Passion, yes, it's a good try. It's a must try floral fragrance mist. Thank you so much for watching. Have a blessed day everyone guys. See you on our next video.